Sa videong ito, pag-usapan natin ang isang bagay na sa tingin ko ay ang pinakamalaking banta sa buhay dito sa ating mundo. Isang bagay na tingin ko ay hindi na pag-uusapan o halos walang masyadong may ideya. Pero isa itong bagay na madaling maintindihan sa oras na tignan mo ang mga bagay-bagay mula sa ibang direksyon. Simulan natin sa diskusyon kung papaan natin nalalaman ang katotohanan. Pero bago tayo magsimula, nag-publish po ko sa kabilang channel ang libro ng bagong video. Yan po yung nakikita nyo sa screen. Kaya kung interesado kayo sa mga ganyang videos, paki-visit naman po ang isa kong channel at paki-subscribe na rin. Paki-like at paki-follow na rin po pala ang aking Facebook page. Magpo-postin po ako ng mga short videos doon. Na-like nyo na? Simulan na natin. Para sa marami sa atin, ang siyensya ang sinasabing primary source of truth. After all, ito ang nagdala sa atin ng mga kotse at smartphones at ang lahat ng sarap ng buhay sa modernong mundo. Pero minsan, ini-stress din tayo nito. Ang science ay isang proseso rooted sa scientific method. Magaling ang siyensya sa pagsagot ng mga bagay-bagay na may high degree of accuracy. Pero hindi lang science ang tanging source of truth. Ang isa pang source of truth ay isang bagay na ancient. Isang bagay na mas nauna pang mag-exist kaysa sa mga modern humans. Ang source of truth na ito ay ang wisdom. Para sa purpose natin, i-define natin ang wisdom bilang impormasyon na nakuha mula sa experience tungkol sa ano ang gumagana at ano ang hindi. Ang ilan sa mga wisdom na ito ay siyempre ang bugbog na bugbog ng honesty is the best policy. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. At syempre, napakarami pang iba. Itong mga bits of wisdom ay applicable hindi lang ngayon, kundi noon-noon pa. Generally, ay kinukonsider natin ang mga to bilang katotohanan. Kahit na hindi naman to galing sa scientific method. So, paano nga ba tayo nag-arrive sa katotohanan na ito? Sa nakalipas ng mga taon ng experience ng pag-i-interact sa isa't isa, mas naging malinaw na ang mga tao na nag-operate tulad noon ay mas maayos ang ginawa kumpara sa hindi. Ang taong kinukonsidera nating wise ay nakakagawa ng obserbasyon na ang mga tao na sumusunod sa mga principles na ito ay mas nagiging maayos kumpara sa hindi. Nanatili ang principles na yon dahil marami sa atin ang nakakakita sa wisdom na naroroon base sa ating sariling experience. So, atras muna tayo at tignan ang wisdom sa ating modern world, lalo na at ina-apply natin to sa teknolohiya. Nang unang lumabas ang smartphone, namangha tayo sa dami ng nagagawa noon at syempre sa saya na nadudulot nun sa atin. Hindi natin nare-realize na halos isusuko pala natin ang buong privacy natin sa paggamit noon o ang sobrang paggamit noon ay masama sa neurological development ng mga bata. O makukuba tayo kakayuko habang nagsa-cellphone o nag-EML. Ang impormasyon na to tungkol sa unintended consequences ng smartphone use ay mula sa process of wisdom. Habang ginagamit natin ang mga phone natin, umuusbong ang mga certain patterns tungkol sa unintended consequence ng smartphone use. Nang unang lumabas ang mga smartphones, wala naman tayong ganung ideya tungkol doon. Ang katotohanan tungkol sa smartphone use ay naging apparent lamang nang magkaroon tayo ng sapat na experience sa paggamit noon. At lumabas nga na yun ang susi sa pag-intindi sa pinakamatinding banta sa buhay sa mundo, kaya nga nang nalalaman. Ang pattern na sinabi ko tungkol sa evolution ng smartphone ay gine-generalize ang halos kahit anong bagong teknolohiya. Pwede mong i-consider ang life cycle ng bagong technology base sa mga ito. Ang una ay ang ideation. Ang concept ay na-discover. Pangalawa, R&D. Ang concept ay na-develop. Pangatlo, commercialization. Nakahanda na ang product at dineploy niya sa marketplace. Pangapat ay ang wisdom. Na-discover ang mga unintended consequence. Panglima ay ang obsolescence. Ang product o technology ay pinalitan na ng mas gusto natin.
Ang number 4 ay ang phase na madalas iniiwan ng marami kapag pinag-uusapan ng life cycle ng isang bagong teknolohiya. Ito ay sa ilang pagkakataon ang pinaka-importante. Ang isang bagay na ayaw i-discuss ng marami ay ang mga bagong teknolohiya. Kahit gaano pa yan kaganda, meron yan unintended consequence. Tignan natin ang climate change gamit ang lens of wisdom at unintended consequences. Ang climate change ang isa sa unintended consequences ng fossil fuel usage. Ang usefulness ng fossil fuel usage, well, obvious. Binibigyan tayo nito ng steam para paganahin ang mga pabrika at ang mga train. Kalaunan, binigyan tayo nito ng electrical power generation at ng automobil. Ang benefits ng lahat ng teknolohiya na ito ay obvious. Pero hindi natin na-develop ang wisdom tungkol sa mga tech na ito hanggang noong kalaunan. Nung bata pa ako, halimbawa, alam ko na ang carbon dioxide ay isang component na binubuga ng mga kotse at ang mga motor. Ang sabi, harmless daw yun dahil ang carbon dioxide ay non-toxic at meron nga naman kasi tayo nun sa atmosphere. Hindi pa natin na-develop ang wisdom tungkol sa consequence ng pag-i-emit ng sobra-sobrang amounts ng carbon dioxide sa atmosphere noon. Masasabi kong common ang ganitong pattern kung hindi ay universal pa nga sa development ng bagong tech. Nagpo-provide ng tech ang science. Sa pamamagitan ng paggamit noon, kalaunan nakakapag-develop tayo ng wisdom tungkol sa kung ano ang unintended consequence ng teknolohiya kung meron man. Ikonsidera din natin na sa pagiging mas powerful ng ating mga nade-develop na teknolohiya, ang unintended consequence ng ating tech ay mas nagiging matindi rin. So habang binibigyan natin ang sarili natin ng mas matinding ability na gumawa ng mga magagandang bagay sa mundo, mas nasisira natin ito. Kumbaga, kung magkaroon ng tagline ng siyensya, siguro pwedeng ganito. Siyensya, tagalutas ng problema ngayon habang gumagawa ng problema para bukas. Pero teka lang ha, mahal ko naman ang science, obvious naman sa channel na ito. Halta naman sa mga contents, di ba? Ang sinasabi ko lang ay mas maging aware tayo sa risk ng bagong technology at mag-propose ng mga strategies para ma-mitigate ang mga risks na yun. Kasi kung mapapansin mo, ang pinakamalaking banta sa buhay sa ating mundo ay power without wisdom. Ang climate change ay resulta ng power ng fossil fuels nang walang wisdom sa unintended consequence ng climate change. Ang 9/11 terrorist attack ay resulta ng paggamit sa power of aviation nang wala ang wisdom na makita na pwede palang ma-weaponize ang mga tech na iyon. Ang pollution ay consequence ng maraming proseso ng teknolohiya. So ano ang gagawin natin sa mga impormasyon na ito? Para sa akin, ang unang hakbang ay kahit mas palawakin lang ang awareness ng problema. Kung magigets ng karamihan na ang bawat bagong teknolohiya ay posibleng magkaroon ng unintended consequences, masisimulan na natin na ma-imagine kung ano ang pwedeng mangyari. Paano natin madedevelop ang wisdom na to ng mabilis para mapigilan o ma-mitigate ang unintended consequence bago pa sila mangyari or at least bago pa natin to hindi makontrol? Paano natin mayu-utilize ang mathematical concept ng isomorphisms para mapabilis ang discovery ng wisdom? At anong role ang maaring gampanan ng AI sa pagpapacilitate ng discovery ng wisdom? Kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panood. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam! Maraming salamat po sa inyong panonood. Nag-publish po ako sa kabilang channel ang libro ng bagong video. Yan po yung nakikita nyo sa screen. Kung interesado kayo sa mga ganyang video, paki-visit naman po ang isa kong channel at paki-subscribe na rin. Paki-like at paki-follow na rin po pala ang aking Facebook page. Magpo-postin po ako ng mga short videos doon. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina Starry Sky Soraya, Verhel Morata, Jerry De Jesus, Armand Pili, Leo Abarte, Rolando Rosales Langmin, Raquel Ignacio, Hiki Chiki, Aldrin Bacordio, V4 Virgo, Roy Enot, John Chris Tuprio, Jason Palaming, Mark Alfred Pastorfied, Jake Pula, Jimboy Videos, Vince Mayo, Ramon James Poblador Jr., Ren Jeff Axie Gaming, Rebecca Tabas, Ren Prieto, at kay Kawangis TV. Meron po tayong member content every week. Paki-check na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.